La ilaha nafi'an jami' ma yu'bad min dunillah. Ay takfur bi kull ma yu'bad min dunillah. Ang la ilaha, ang walang Diyos na dapat sambahin, ibig sabihin ito, ay ipagwawala mong bisa ang lahat ng mga Diyos maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin ito, hindi ka maniniwala sa mga Diyos maliban sa Allah. Illa Allah muthbatan al-ibadah lillahi wa la syarika lahu. Illa Allah, ibig sabihin lang maliban sa literal na meaning nito, illa Allah maliban kay Allah, ang ibig sabihin nito, ang lahat ng iyong ibada, no, pagsasamba ay para sa Allah lamang. Naam. Wakadhalik wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ay an tuthbit lin-nabi alayhi as-salatu was-salam annahu بشر ليس له شيء من خصائص الربوبية وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل الله سبحانه وتعالى إلى الثقلين الجن والإنس. نعم. At ang pagsasabi mo na walang ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol ng Allah subhanahu wa ta'ala, ibig sabihin ito, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala siyang katangian na katulad ng katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wala siyang anumang katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang ibig sabihin nun. At paniwalaan mo na siya isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala at sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa Allah. Wa muqtada shahada an nuti'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi kull ma amara bihi alayhi salatu wassalam. Naam. Ang katustuhan ng pagsasabi mo ng kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay susundin mo ang lahat ng kagustuhan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ونصدق عليه الصلاة والسلام بكل ما أخبر به. At paniniwalaan natin ang lahat ng binanggit ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ijtinab ma anhu laha wa zajar. At iiwasan natin ang lahat ng bagay na pinagbawal ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa kull ma naha anhu an-nabi sallallahu alaihi wasallam natruku wa najtanibu. Ang lahat ng pinagbawal ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay dapat nating iwasan at iwanan. وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ أَيْ إِلَّا بِمَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. At hindi natin sasabihin ng Allah subhanahu wa ta'ala maliban na lamang sa pamamaraan o pamamaraan na ginawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ay annana nufrid Allah subhanahu wa ta'ala bil tawhid. Ay ibig sabihin nun, iisahin natin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagtawhid. والنبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع. حتى iisahin natin din ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng pagsunod sa kanya. Naam. طيب. الثاني الركن الثاني من اركان الاسلام اقام الصلاه اي صلاه. Ang pangalawang rukun ng Islam o pundasyon ng Islam ang pagpapatindig ng sala. Naam. Ma hiya as-salah allati ano ba yung salah? Ano yung salah na iwajib na ang Allah subhanahu wa ta'ala para sa atin? Sino ba yan ha? Na, salat? Al-Fajr? Wal-Dhuhr? Wal-Asr? Wal-Maghrib? Wal-Isha? Na'am. Sabi niya, ang sala na winajib ng Allah subhanahu wa ta'ala, inobligan ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa atin, unang-una, salatul fajr, pangalawa, salatul dhuhr, asar, maghrib, wal isya. Naam. Tayyib. Ita'a zakat. Pagbibigay ng zakat, yung kaong gawa o yung obligasyon ng isang taong mayaman. Zakat, ama zakat, mal. Ang pagdadaka ay yung pagdadaka ng ari-arian natin. Aw zakat badan. O pagdadaka. Wa hiya zakat al-fitr. O yung pagdadaka para sa sarili natin, ito yung tawag na zakat al-fitr sa buwan ng Ramadan. Naam. Thumma ba'da hadha siyam shahr Ramadan. At susunod dito ay yung pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. وحج بيت الله الحرام لمن استطاع اليه سبيلا. حتى susunod din ay yung pagbibisita sa Makka sa sino mang may kaya. Naam. Man yadhkur li arkan al-iman. Sino magbabanggit para sa akin kung ano yung mga rukun ng iman? Kam adad arkan al-iman? Ilan ba ang rukun ng iman?
كم؟ ستة. أنكار الإيمان أني. أن تؤمن بالله. من يؤمن بالله تعالى تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره فتعالى pangalawa, paniniwala sa mga malaikat niya, mga anghel. Pangatlo, paniniwala sa mga sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At pangapat, paniniwala sa mga kanya, sa mga libro niya. At panglima, ang paniniwala sa huling araw. At ang pang-anin, paniniwala sa mga bagay at tinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala, maging mabuti man to o masama. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره فتح معلم. نعم. طيب الإحسان. Pangatlo, al-ihsan. Pagpapabuti. Al-ihsan huwa ruknun wahid. Ang ihsan, isang pundasyon lang siya. An ta'bud Allah ka'annaka tarah. Ito yung magsasagbaga sa Allah Ta'ala para bagang nakikita mo Allah. Ibadat, raghba, wa hub, wa shauq bima 'inda Allah. Ito yung pagsasala mo o yung pag-ibada mo dahil sa gusto mong Allah, minamahal mo Allah Subhanahu wa Ta'ala at lahat ng mga nandun sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. المرتبة الأولى مراتب الإحسان. إتو يوم أولى الله كأنك ترى عبادة رغبة وحب وشوق بما عند الله. إتو يوم أولى المرتبة إتو أولى ستيج سفاتا سفاتا الله سبحانه وتعالى يوم بارا بغان نكيكيتا مو الله سبحانه وتعالى سفاتا سفاتا. فإن لم تستطع الوصول إلى هذه المرتبة لا يمكن لك أن تخرج عن المرتبة الثانية، فإن لم تكن ترى فإنه يراك عبادة خوف وهاب وتسمى عبادة المراقبة. Na kung hindi mo makaya yung isang yung pinakamataas na stage ng ihsan dito ka sa pangalawang level ng ihsan, ito yung tinatawag na pagsasama sa Allah Ta'ala dahil sa natatakot ka sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil sa natatakot ka sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, at isipin mo na Allah Ta'ala ay nakikita ka. Ma huwa al-iman inda sunnah wal jamaah? Ano ang ibig sabihin ng iman sa ayon sa sunna wal jamaah? Man ya'rif ta'rif al-iman 'inda sunna wal jamaah? Sino may alam sa inyo sino may alam ng kahulugan ng iman ayon sa pagkakaibigan ng ahli sunna wal jamaah? Al-iman 'inda sunna wal jamaah ja'ala Allah wa iyyakum minhum. Amin. Ang iman ayon sa ahli sunna wal jamaah nawa gawin din ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kabilang sa mga tao mga tao na ng ahli sunnah wal jamaah amin. Qawlun bil lisan. Ito yung pagsasalita ng mga ating dila. Wa i'tiqadun bil qalb. At paniniwala ng ating puso. Wa 'amal al qalb wal jawarih. At pagsasagawa ng ating katawan at ating puso. Yazidu bil ta'a wa yanqus bil ma'siyah. At ito'y nararagdagan sa pamamagitan ng pagsunod sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at ito'y sabihin ito na kulang siya, no? Magiging kulang siya dahil sa pag sasanungat sa paggawa ng maasiyan sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qawlan bil lisan. Ito yung pagsasalita sa pamamagitan ng ating dila. Wa'tiqadun bil qalb. At paniniwala ng ating puso. وعمل القلب والجوارح. At pagsasagawa ng ating puso at ating katawan. يزيد بالطاعة. Tinadagdagan sa pamamagitan ng pagtaa. وينقص بالمعصية. At nagiging kulang siya kapag tayo ay nagmamasiya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. إذا لابد في تعريف الإيمان بأمور خمسة: قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص. So, ang ibig sabihin ng iman, dapat mong intindihin dito ang limang bagay. Dapat salita, paniwalaan ng puso, gawain ng puso,
at pang-apat na dadagdagan at pang-lima ay ito'y namamayusan siya, nababawasan. Nah, idan, hala wa ta'rif al-iman dahil sunnah wa jamaah. At ito yung kahulugan ng iman ayon sa ahli sunnah wa jamaah. طيب الشرك ينقسم الى قسمين شرك اكبر وشرك اصغر sabi ng Sheikh ang shirk ay nauri sa dalawang uri nahati sa dalawang uri ito yung shirk na pinakamalaki o shirk al akbar at pangalawa shirk na maliit man yadkur li amthila al shirk al akbar sino magkakapagbanggit para sa Sheikh ang mga halimbawa ng Sheikh Akbar. Amthila ala Sheikh Akbar. Mga halimbawa ng Sheikh Akbar, sinong pwede mong magbigay? Qulna bima taqaddam ila kunt la ta'rifu ash-shirk, qad taqa 'alayhi wa la tadri. Sinabi ng Sheikh kanina, kapag hindi mo alam ang shirk, nagagawa mo na pala ang shirk, hindi mo pa alam. Dahil sa hindi mo alam ang shirk. Amthila ala Sheikh Akbar. Ala gusto ng Sheikh ngayon na magbanggit tayo ng mga halimbawa ng Sheikh Akbar. Bisa dan tahu. Nah. Ibadat ghair Allah. Ay ibadat. Sam. Ay ibadat. Ghair Allah fahala syirik akbar. Ang isa sa mga halimbawa ng syirik akbar ay yung pagsasamba maliban sa Allah SWT. Ano mang ibada pag binigay mo siya maliban sa Allah SWT ang tawag ng sa gawain nito ay syirik akbar. Malaking syirik. Tahu ka? Maliban sa Allah SWT dahil sa minamahal mo yung mga takma yung gaya ng mga jin, ito ay shirk o takba. Another li ghayrillah. Another li ghayrillah, yung magpapromise ka maliban sa Allah SWT. Ito ay shirk o takba. Mahabbat. Ghayr Allah ka mahabbatillah. Ang pagmamahal maliban sa Allah SWT gaya ng pagmamahal mo sa Allah Taala, ito ay shirk o takba. Natatakot tayo maliban sa Allah gaya ng pagkatakot namin kay Allah. Shirk akbar din. Tayyib, amthila 'ala ash-shirk al-asghar. Ano yung mga halimbawa ng shirk asghar? Al-riya. Una, riya, yung pag-show, pagpapakita ng gawain. Al-hanif bi ghayri Allah. Pangalawa, ito yung pagsusumpa mo maliban sa Allah Subhanahu wa ta'ala. Qawl ma sha Allah wa sha. At isa pa sa mga example, yung magsasalita ka kagustuhan ng Allah Ta'ala at kagustuhan ni niya. Pero hindi pwede. Ila ma insan as-sama salam alaka ala ash-shirk al-akbar fa huwa khalid mukhallad khulud abadi hina. Na'am. Ang tao, pag namatay siya at ginagawa niya ng shirk akbar, yung shirk na malaki, pagtatakbal na malaki, siya'y mananatili forever sa impyerno ng Allah SWT. Wa ila ma tanasa Allah salam alaka ala shirk al asghar yu'adda faqadil shirk thumma yadkhul janna. Pag namatay naman ang isang tao sa shirk al asghar, sa shirk na maliit, no? Papagustuhan siya ng Allah SWT ayon sa pagsisirik niya, ayon sa pagkatambal niya sa Allah SWT, ngunit hindi siya mananatili sa impyerno, makakalabas din siya sa impyerno. Ala ay i'tibar, la bud an nahdhar min ash-shirk sa kan akbar aw asghar. Na'am. Mapamalaking shirk man to o mapaliit, mapamaliit, dapat natin katakutan o iwasan ang shirk din, ang gawain nito. Ila dama al-insan fi waqt tuqbal fi at-tawba min ash-shirk sawa kan akbar aw asghar, hal yuqbal minhu at-tawba aw la?
Tanong ko siya, pag isang tao ay nagtauba siya, nagbalik loob siya sa Allah SWT sa oras na pwede pa magbalik loob. Gumagawa siya ng shirk akbar at nakagawa siya ng shirk akbar at shirk na maliit. Ano, tatanggapin bang tauba niya o hindi? Sino mera? Naam. Oo. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. سنبي الله سبحانه وتعالى أو كيو ما أليبكو يوم نبصوبرا من أن أنغوائن كسلانا فارس الله سبحانه وتعالى وكيو ما ولان من فكاس الله سبحانه وتعالى سبكان الله سبحانه وتعالى أي بابا ولان ipo-forgive niya ang lahat ng mga kasalanan. طيب من يعد لي هذا الذي اخذنا تعريف الاسلام. Sino pwede mag-ulit, no? Magsalita ulit. Bagitin niya ulit yung mga nakuha natin gaya ng definition ng Islam. Man al-Muslim. Al-Muslim huwa alladhi ya'rif ma huwa al-Islam. Ang Muslim, siya ang may alam ng Islam. Anong Islam? تعريف الاسلام. تعريف الإسلام. أنا تعالى definition الإسلام. هذا. طيب. ما أحد يتكلم لأن يتكلم يقول. Ang magsasalita lang yung tatay. Walang magsasalita maliban sa kanya. Ma huwa al-Islam. Ano yung Islam? Huwa al-istislam lillahi at-tawhid. Ito yung pagsusumiti sa Allah SWT sa pamamagitan ng pagtauhid. Wal-inqiyad ila at-ta'a. At pagsusunod sa Allah SWT sa pamamagitan ng ta'a. Wal-bara'a min ash-shirk wa'ala. At paglalayo sa gawaing shirk at mga tao na tatambal sa Allah SWT. Na'am, ma hiya maratib ad-din? Ano yung mga stages ng Islam ng reliyon natin? Qulna maratib ad-din dalala, ma hiya? Sinabi natin kanina yung stages ng Islam ay tatlo. مراتب الدين ثلاثة من يعرفها؟ أم نعم. الآن الإسلام والإيمان والإحسان. Ang maraming din ang stages ng reliyon ay tatlo. Islam, pang-una, pangalawa, iman, pananampalataya, pangatlo, al-ihsan, paggagawa ng mabuti. Arkan ng Islam. Ano yung mga pundasyon ng Islam? شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصيام رمضان حج بيت الله الحرام من استطاع إليه السبيل. إذن ركن الإسلام خمسة. Pagsasaksi na walang Diyos ang kakasabayin maliban sa Allah, pagsasambayan, pagsasala, pagbibigay ng zakat, pag-aayos sa bulan-buwan ng Ramadan, at pagbibisita sa Makka na sino ma may kaya. Ma ma'na shahadat an la ilaha illallah? Ano ibig sabihin na shahadat an la ilaha illallah? Pagsasaksi na walang dapat sabayin maliban ng Allah. Ma ma'na shahadat an la ilaha illallah? Ano ba siya? نعم شهادة لا إله إلا الله. أنا اللي شهادة. نعم لا معبود بحق إلا الله، يعني كل ما عبد من دون الله عبادة باطلة تكفر بجميع ما عبد من دون الله وتثبت العبادة لله وحده لا شريك له. نعم هندي سبيل لا إله إلا الله أي لحد نمما جوز جوزان maliban sa Allah SWT, hindi natin dapat sabahin. At ang Allah SWT lamang dapat natin sasabihin. Idha la ilaha illallah labud fiha min nafi wa isbat. Ang la ilaha illallah dapat may dalawang bagay na dapat natin tindihin dyan. Ang nafi, ang pagpapawalang misa sa lahat ng maliban sa Allah SWT at paniniwala natin isbat sa o pagbibigay natin ng pagsasamba para sa Allah SWT.
La ilaha nafiyan jami' ma'bud min dunillah. So la ilaha bibigyan mo na walang pagpapawalang bisa mo sa mga Diyos maliban sa Allah SWT. Inna Allah musbitan ibadah ila wahdahu la sharika lah. At ang ilallah, sabi ng ilallah, pagtitibayan mo ang mga lahat ng iyong gawain o ibada para sa Allah SWT. Naam. Wa ashhadu anna Muhammadan abdu rasul. Ma ma'na wa ashhadu anna Muhammadan abdu rasul. Ano ibig sabihin na pagsasaksi mo na si Muhammad ay sugo ng Allah SWT? Ano ibig sabihin na? Mani'ay. Sino mo yan ako? Ba'atu fima amar wa tasdiqa bima akhbar wa istinam ma'ahana wa zajar wa la yu'bad Allah illa bima syara. Ang ibig sabihin na pagsasaksi na wala na si Muhammad ay sumunod ng Allah Ta'ala ay susundin mo ang lahat ng pinag-utos ng Allah at ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at paniniwalaan mo lahat ng sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ang pangatlo ay iwasan mo lahat ng pinagbawal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ng pangapat ay ito, hindi ka magsasamba sa Allah Ta'ala maliban na lamang ayon sa pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na. طيب وما هو تعريف الايمان عند السنه والجماعه؟ هل يريد سبيل الايمان ايه تعالى السنه والجماعه؟ نعم. الايمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح او الايمان هو قول وفعل ويزيد وينقص. قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص. نعم. Ang iman, ito yung pagsasabi mo, no? Pagbibigkas mo. Pangalawa, paniniwala ng iyong puso. Pangatlo, pagsasagawa. Gawain ng puso at gawain ng katawan. At ang pang-apat, ang iman ay nadadagdagan. At ang pang-lima, ang iman ay nababawasan din. Tumma, dakarnan ng ihsan. Ang ihsan, tamo. Binagin din natin ang ihsan. Bilang ang pundasyon ng Islam, ano ang ihsan? Al-ihsan ruknun wahid. Ang ihsan, isang rukun lang siya. Wa tahta hadha ar-rukn imma ibadah. Ka'annaka tara ibadat raghba wa hubb wa shauq bima 'inda Allah. Fa in lam tasil hadha al-martaba la takhruj 'an al-martaba al-thani. Fa in lam takun tara fa innahu yarak ibadat khawf wa hawa wa tusamma 'ibadat al-murafaqa. Na'am. Na, sabi ng Sheikh, ang ihsan, ito yung isang rukun lang siya, pero sa baba niya, ito yung may dalawang bagay. Una-muna, ibada muna, rabba, dahil sa minamahal mo ang SWT, para bang nakikita mo ang SWT, at kung hindi man magawa mo, maabot mo isang ang level nito, huwag kang bumaba sa second na level. Ibadat of hope, tawag ito yung pagsasamba na pagkatakot sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung hindi mo man nakita, hindi mo man parang nakikita ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, isipin mo ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay nakikita ka. Allah'a nagtabi bi hala nukta. Allah'a nagtabi sallallahu alayhi wa sallam. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang nakakalag na